Good day mga kakanto, ito na naman po ang inyong katotot katuting, ang dakilang kanto terrorist. Siyempre walang iba kundi ang inyong nag-iisang kapayo. So, wala tayong dahil ngayon, wala akong ipopost na lumang simbahan o mga historical sites. So, nandito tayo sa bahay, gagawin ko lang is, sasagutin ko lang yung tanong kung magkano yung sahod ng isang YouTuber. Ayan. Yan, marahil nagtataka kayo kasi ang dami yung vlogger. May mga sikat na vlogger katulad ni Motokanda. Siyempre yung paborito ko si Norbin, yung ating kabugot. Tapos meron din mga tinatawag na small time vlogger. Yun, katulad ko. Tapos ng ibang mga kaibigan natin katulad ni Melvin ng Motobing, ni Larech ng mag-asawang Rich at Yesa ng Shawo Gaming. Tapos yung Jel on Two Wheels. Tapos si Bianegro PH, yung mga kaibigan natin na small time vlogger din. So, magkano nga ba ang kinikita ng isang YouTube vlogger? So, unang-una, bago kayo kumita mga kakanto, ang kailangan natin ay meron tayong active na YouTube channel. So, pag may active YouTube channel tayo, doon natin ina-upload yung mga video natin, yung mga vlog na tinatama. So, sapat na ba yan para kumita tayo? Hindi pa rin. Siyempre, merong minimum requirement si YouTube. So, parang babae yan, di ba? May mga standard siya na kailangan kumusta tayo. Hindi porke nanligaw ka, sasagutin ka agad. Hindi ganon. Ganon din sa YouTube, hindi porke naggawa ka ng channel is may kita ka agad. Siyempre, may requirement siya. Dalawa lang naman yung requirement niya mga kakanto. Unang-una is, kailangan meron kang 1,000 na subscriber. Tapos, pangalawa is, 4,000 na watch hours. So, madali lang. Hindi. Para sa akin, hindi madali yun. Kahit na gano'n kasi kadami yung friend mo sa FB, hindi yun sigurado na may ko-convert mo yun sa YouTube subscriber. Kasi unang-una, support ko ah, masasabi ko lang, minsan nakakasama ng love kasi tulad yun yung mga kamag-anak mo, tsaka yung mga kaibigan mong tinuturing, minsan sila pa yung hindi sumusuporta sa'yo, minsan hindi sila nagsasubscribe. So, pag nag-send ka sa kanila ng link ng video, magla-like lang yan, mag-heart. Pero actually, hindi siguro nila alam na nakikita natin yun sa YouTube studio kung nag-subscribe sila o hindi. So yun, balik tayo sa topic. So, kapag na-reach mo na yung requirement, na-achieve mo na yung requirement na hinihingi ni YouTube, kikita ka na ba agad? May sahod na? Hindi pa rin nakakakanto. Siyempre, kailangan i-apply mo muna yung channel mo as YouTube partner. Paano yun? Kiklik mo lang yung isang option doon na apply to be a YouTube partner, tapos i-review ni YouTube yon. So, pag ni-review nyo yun, mga 24 hours to 48 hours bago mo malaman kung approved ka o hindi. Ngayon, kung ma-approved ka, kailangan mong gumawa ng isang Google AdSense account. So, madali lang to. Meron lang tong apat na step mga kakanto. Unang-unang step is tax identification, tax verification. Yun. So, ang tax verification, ginagawa yan sa ibang bansa kasi is required siya. Dito sa Pilipinas, walang ganun. So, kasi hindi nga, kaya nga gusto ng ibang mga mambabatas natin is lagyan ng tax ang mga vlogger. So, pangalawa, kailangan natin ng identification. So, kailangan mong maglagay ng pangalan tsaka ng billing address. Bakit? Importante ito mga kakanto kasi usapang pera. Dahil na yung step number 3 is i-verify mo doon is mamimili ka kung anong payment method yung gagamitin mo. Pwedeng money transfer, electronic wire transfer, bank to bank, o depende kung anong option yung gusto mo. Ngayon doon mo magagamit yung identification mo, kaya kailangan mo ng valid ID. For example, kumuha ka sa remittance center ng pera ng sahod mo is kailangan, di ba, hinihintay tayo ng valid ID. So, kapag ka nag-fill up ka ng Google AdSense account, dapat ito ang pangalan. Real talk yun. Tapos, kapag ka nakapag-fill up ka na, nakapili ka na ng kung anong payment method ang gagamitin mo, isa-save mo yun mga kakanto. Ngayon, sasawad na ba ako? Hindi pa rin. May YouTube na ako. Monetize na ako. Monetize kasi yung tawag kapag ka na-achieve mo na yung 1K subscriber tsaka 4,000 watch hours tapos na-approve na ni YouTube yung pagiging YouTube partner mo, ang tawag sa channel mo na nun, monetize. Tapos pag nagawa mo na yung tatlong step na yun, hindi ka pa rin sasahod. Bakit? Kasi meron silang tinatawag na payment threshold mga kakanto. So ano yung payment threshold?
sa Pilipinas, actually, $10 siya. Kailangan maka $10 ka muna din si channel mo bago kanila padala ng Google AdSense fee. So, gano'ng katagal ito kailangan ma-achieve yung $10? Based on YouTube policy, 30 days. Dapat 30 days na achieve mo na yung $10. Ngayon, kung hindi pa, ang tanong, paano kung hindi? Paano kung hindi mo ma-achieve yung channel na yun? Eh, yung target na threshold na dollar, na payment threshold. Pwede mong i-achieve siya sa sunod na buwan. Makikarry over naman yung kinita mo nung nakaraang buwan. So, alam mo, may $3 lang ako ng January. So, pag February, nakatapos ako, naka $10 ako. Padadalin nila ako ngayon ng Google AdSense PIN. So, pinapadala yan, mga kakantos, to mail. So, postal yon. Tatagal yun ng 1 week to 4 weeks, depende sa layo ng lugar nyo. So, pag ganun, nakuha nyo na, ipapasok nyo na ngayon yung PIN code doon sa Google AdSense account nyo. Pagkatapos nun, doon na kayo sasahod, mga kakanto. So, mga siguro, kung naipasok nyo ng January 31, ang counting ng ano natin, ng YouTube is hanggang katapusan. So, pag bank to bank, ang alam ko, 4 days to 10 days, sasahod na kayo. Pero pag ibang payment method, nagpapasahod sila na 21st hanggang 26 day ng second month. For example, January, ang sahod nyo nun is February 21 hanggang 26. So, ganun yun, mga kakanto. Paano kumita? Kikita ka dun pag monetize ka na kasi may option ka na dun kung monetize na video. Pag monetize nyo yun, i-on mo lang yun, magkakaroon na yun ng automatic ng ads. Simula sa gitna tsaka sa dulo. Ngayon, pag hindi nila in-skip yung ad, katulad ng lagi kong sinasabi, please don't skip ads kasi yun yung binabayaran. Ngayon, alimay, hindi nila in-skip yun, makikita mo yun sa YouTube Studio kung magkano yung kinita ng bawat video mo. Kaya kailangan mag-install ka rin sa cellphone mo kaya sa computer ng YouTube Studio. Doon mo makikita yun, mga kapanto. Doon nyo makikita kung ilan yung views, ilan yung mga analytics, mga ganon. Kung ano yung pinaka maganda yung video so far, kung ano yung pinaka maraming nanonood, tapos kung magkano yung kinita ng bawat video. So yun, paano kung makakakuha ng maraming views? Siyempre, kailangan yung content natin medyo malakas yung hatak, catchy sa mga viewers. Sa akin kasi, mga kakanto, ang video natin is parang buhay-buhay lang, ride, labo-labo, di ba? Wala akong, kumbaga, wala akong laging topic. Kung ano lang yung maisip ko. Kasi nag-vlog naman ako, hindi dahil dito eh. Itong nakikita nyo to. Hindi ito yung dahilan kung bakit nag-vlog ako. Nag-vlog ako kasi gusto kong mailabas kung anong nakakamdaman ko. Tapos kung ano yung gusto kong ipakating sa ibang tao. Yun. Yung ngayon, kung kumita yung video, kung nagkaroon ng maraming views, tapos may ganito tayong bonus na lang yun. Sa akin kasi, yung feeling ng nakakatulong ako, sabi nga nila, di ba, kung tutulong ka, kahit walang camera. Dati ganun tayo. FYI, mga kakanto, rider po ako. Mga 15 years na akong tumutulong sa iba't ibang tao, nagiging transporter ako ng dugo, nagdo-donate tayo, nagbubunta tayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang tribo, nagdo-donate tayo ng kung ano-ano doon. Hindi ko po binibideo yan dati. Bakit? Kasi katuwing ako, tumutulong lang naman ako eh. Bakit kailangan ko pa siyang i-post? Pero naiisip ko, mga kakanto, is baka sakaling may ma-inspire ako kapag nag-post ako ng mga aming video. Tapos kasi, syempre, konti lang yung may tutulong ko bilang ako eh. Isang individual lang. Ngayon, kung malalaman ng ibang grupo yung mga ganong bagay, mga ganong lugar, at least may idea sila. So, baka tumulong din sila. Malaking bagay yun. Speaking of tulong, thank you nga pala, shoutout kay Master Erning Tenorio ng Santa Ana, Manila. Kasi meron tayong isang post na nagpadala siya automatic, nagpabigay siyang 200 pesos dun sa isang tao kasi deserving ng tulungan. Another is kay Papa Jerick Merania ng MME. So, meron tayong post na nagbigay siya ng isang pera. Financial support kasi mayroong isang bata na nangangailangan ng medical assistance kasi wala siyang pera. Siyempre, hindi naman tayo makakapagbigay ng madami dahil hindi naman tayo ganun kayaman. Yun, yung mga ganung bagay, mga kakanto, nakakatuwa
yung ibang mga tao nga, ang ginagawa nila is pinagmumukha nilang tanga yung sarili nila, sinasaktan nila yung sarili nila. Ginawa ko na yun dati, mga kakanto. Naging tanga ako, sinaktan ko yung sarili ko, tapos bandang uli, iniwan ako. Siyakot, say, ganun. May mga ganong kasing bagay na para sa iba is mga pinagyayabang mo lang, ganun. Pero hindi nila alam, deep inside, mahirap pa ka-support namin yun. Ako, mahirap pa ka-support ko as vlogger, nagtatrabaho ko. Kasi gusto kong makatulong lang din. Hindi ko naman inaangad yung, eto, hindi ko inaangad to. Yan. Hindi ko inaangad yan, mga kakanto. Kasi ang sa akin, kontento na ako kung ano yung meron ako. Yun, may trabaho po akong medyo maayos naman. Tapos ito, libangan ko lang kasi talaga yung pagbablog eh. Actually, hindi nga talaga ako vlogger eh. Mahihiyain ako. Na-develop na lang yung pagiging vlogger ko kasi as times goes by, wow, English. Medyo natutuwa ako kasi unang-una, di ba, ang hirap magpa-views, ang hirap magpa-subscribe. Tapos unti-unti, dumadami yung nanonood. Tapos may mga nagme-message, may mga nag-PM na. Nakakatuwa naman sa part ko. Yun. Ang pinaka-mahirap lang na part, syempre, is yun, hindi natin kayang kumbinsihin natin tao na isubscribe tayo. Minsan, nakakatuwa din yung mga ibang tao na, di ba, namimigay sila ng ganito, ng ganon. Wala tayong ganon. Pero kung meron naman ako kakayahan, bakit hindi? Pero, syempre, kung ano lang yung kaya, mga kakanto, yun din yung ilalagay nyo sa puso nyo na hindi porky nag-vlog kayo, yung content nyo, kung ano dapat yung nasa puso nyo para mas mabilis gumawa ng content. Yung iba kasi, yung content nila is scripted. So, para sa views kasi yun. Yung iba naman, may ma-post lang mema. Kaya, ayun yung tinatawag nilang pae content. No, wala namang kakwenta-kwenta, diba? For the views. Pero, ang payo ko lang sa mga small-time vlogger na katulad ko, huwag po kayong maghangad agad na kumita. Siyempre, kailangan yung mamuhunan ng oras, ng talento, at saka ng dedikasyon sa gantong larangan. Kasi kung mapapansin nyo, 62 pa lang yata yung video ko. Nasa 60 pa lang ganun. Kasi minsan lang din naman ako mag-vlog. Matagal na akong may YouTube channel, mga siguro. Taon na din. Pero hindi naman kasi ako mahilig mag-post. Naisipan ko lang yan kasi wala akong mapagbalingan. Gusto ko lang ilabas kung ano yung nakaramdaman ko. Kaya kung mapapansin nyo, mga kakanto, yung mga post ko, ride siya. Pero ang daming hugot lines nun. Yun lang yun. So, ngayon, para sagutin kung magkano yung kita ng isang vlogger. As per Google tayo, $1 per estimated ng $1 to $4 kada 1,000 views. So, yung mga 100,000 na millions na yung followers, automatic nag-view siya ng mga 100,000. Mas malaki yung kita nila. Ngayon, tatanungin nyo ako magkano yung kinita ko. Nakikita nyo po, mga kakanto. Yan. Hindi po kita to sa vlog. Hindi po kita to sa YouTube. Bali, ano to, other sideline. Yun nga yung sinasabi ko sa mga ibang small-time vlogger. Huwag po kayong masyadong magpaka-focus dyan. Huwag nyo i-boost lahat. Kasi, baka hindi kayo masaktan. Gawin nyo lang kung ano yung magpapasaya sa inyo. Kasi, halimbawa, regular employee lang tayo, katulad ko, regular employee lang, binuhos nyo ng binuhos yun yung panahon nyo, sugal yan. Hindi nyo kasi alam kung magtatagumpay kayo o hindi. Basta ang mapapayo ko lang, bigay nyo yung dedikasyon nyo, bigay nyo yung kung ano yung kaya nyo, pero wag po kayong umasa. Kasi lahat halos ng umasa nasaktan. So, yun lamang po. Ito po muli ang inyong dakilang kanto terrorist, ang nag-iisang Papa Diyos nagsasabing kung ano yung nagpapasaya sa'yo ngayon, maaaring yun din yung magpaiyak sa'yo sa darating na panahon. So, maraming salamat po sa pagpangkilig. Maraming salamat po.